Salamat Aljo. Rise and shine Pilipinas. Alamin na po natin kung ano ba ang magiging taya ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, October 6. Patuloy pa rin po nating binabantayan itong Tropical Depression Lani. Makikita natin ito sa satellite image na nakapaloob pa rin ito sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Samantala, may namataang bagong low pressure area o LPA kahapon. Tatagpuan naman ito sa layong 1,525 kilometers east o silangan ng Visayas. Nasa labas pa naman ito ng Philippine Area of Responsibilities sa layong 1,525 kilometers east of Visayas at inaasahang papasok ito ng PAR ngayong gabi o bukas ng umaga araw ng Huwebes. May chance rin itong maging isang bagyo dahil nasa gitna pa rin ito ng karagatan na siyang pagkukunan ito ng moisture para lalo itong lumakas at maging isang bagyo. Base na rin sa latest data ng PAGASA, kaninang alas 4 ng umaga namataan naman ang sentro ng bagyong Lani sa layong 670 kilometers west o kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro. May maximum sustained winds pa rin ito na lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot sa 45 kilometers per hour at gustiness o bugso naman ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Ngayong Miyerkules ng umaga, inaasang nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibilities o PAR. Dahil nasa tropical depression pa rin ang kategory nitong bagyong Lani, hindi pa rin ito bibigyan ng international name. Ayon kasi sa rule ng World Meteorological Organization o WMO, kailangan munang umabot sa tropical storm category ang isang tropical cyclone bago ito bigyan ng international name. Inalis na rin ng PAGASA ang mga itinaas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Kahit na nga nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR, magpapaulan pa rin ito sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito ay dahil na rin sa extension o yung trough nito. May chance namang lumakas pa ito at maging isang tropical storm dahil sa moisture na makukuha nito sa West Philippine Sea habang papalayo ito sa ating bansa patungong Vietnam. Dito sa Luzon, makakaranas naman ng maulap na kalangitan sa maghapon na may kasamang mga scattered rain showers and thunderstorms kasama na nga dito ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa area. Sa Visayas naman, inaasahan din ang bagyang maulap na kalangitan na may kasamang mga isolated rain showers and thunderstorms, epekto pa rin ito ng trough o yung extension ng bagyong Lani. Punta naman tayo sa Mindanao. Makakaranas din ng maulap at maulang maghapon sa halos buong Mindanao dahil partly cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms din ang iiral dito. Patuloy pa rin po tayong mag-ingat sa mga possible flash floods and landslides sa maaring maranasang dala ng mga pag-ulan ng bagyong Lani. Sa mga lalabas ng mga bahay at papasok sa trabaho ngayong umaga, magdala pa rin po tayo ng payong panangga sa ulan dahil sa mga kalat-kalat na pag-ulan na maaring maranasan ngayong araw ng Miyerkules. Walang inilabas na gale warning ang PAGASA sa anumang baybay ng bansa pero moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalon ang mga inaasahang pag-alon sa mga seaboards ng Northern Luzon at Western seaboards ng Southern Luzon. Dala pa rin ito ng strong to gale force winds dulot ng bagyong Lani. Iba yung pag-iingat po sa lahat ng mga maglalakbay sa ating mga karagatan. Sumikat ang araw kaninang 5:46 a.m. sunset naman mamayang 5:42 p.m. ng gabi. Tumutok lang po palagi dito sa PTV4 sa pinaka-latest update sa magiging lagay ng ating panahon at sa bagyong Lani at sa bagong low pressure area east of Visayas sa labas ng PAR. Ganun din po sa mga rainfall advisories na maaaring ilabas ng PAGASA sa ating mga lugar. Ako po si Edmond Rosales, naghahatid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Miyerkules, October 6. Laging maging handa, may bagyuman o wala. Mula dito sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.